Hello guys! Nandito na naman ako upang magbigay sa inyo ng panibagong topic tungkol sa tax matters. Dati, ako ang naniningil ng tax. Pero ngayon, ako naman ang magtuturo sa inyo kung paano ninyo maiingatan ang mga impormasyon tungkol sa inyo. Ngayon ay sisikapin kong ipaliwanag sa inyo ang top 10 na bagay na hindi nyo dapat ipopost sa inyong social media. Heto na, pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo at pindutin ang bell button para masubaybayan nyo ang aking channel. Hello everyone, ngayon ay i-discuss ko ang 10 bagay na hindi dapat pinopost ng taxpayer sa social media. Number 1, the house you just bought. Siyempre masarap ibalita sa mga kaibigan na meron kang bagong bahay o meron kang bagong nilipatang bahay. Pero lingid sa inyong kaalaman ay tinitingnan ito ng mga auditors ng Bureau of Internal Revenue. Bago sila mag-umpisa ng audit, ay nahahanap na muna nila ang inyong mga impormasyon, ang mga impormasyon tungkol sa inyo, lalong-lalo na upang ma-establish nila ang inyong mga ari-arian. So, napakadaling mahanap kung sa inyo mismo magmumula ang clue. Dahil kapag nakita ito sa Facebook, ang susunod lang nilang pupuntahan ay ang assessor's office at ang register of deeds para makita yan. Pangalawa, huwag niyong i-display ang bagong kotseng kabibili niyo pa lang sa social media sapagkat ito ay matakaw sa mata ng mga examiners. Kitang-kita agad nila kung ano ang nilalaman ng inyong mga tax returns at mga tax payments kumpara sa mga nakikitang gamit ninyo na kayo mismo ang nagkwento. No? Hindi na nila itatanong pa yan kung kanino dahil kayo na mismo ang nagkwento mismo sa inyo nang galing ang ipinagmamalaki ninyong kotse. Siyempre, hindi mo naman yan ipopost kung hindi naman talaga sa iyo, di ba? Tapos, syempre, magmumula dyan, ibe-verify na nila sa LTO ang ownership niyan. Isa pa ay ang mga paaralan kung saan nag-aaral ang inyong mga anak. Kasi, kung sa mga exclusive school sila nag-aaral, at naikumpara nila sa mga tax declaration o sa income declaration na inyong ifinile sa BIR, syempre, magtataka sila kung paano ninyo na-afford na nagpapa-aral kayo sa mga exclusive schools. So, kung maliit lang ang nakikita nilang income, pero sa social media ay nakita nila kung gaano kayong kagarbo, natural lang na magsisimula sila doon sa punto na yon. Dahil hindi nila paniniwalaan na ganoon lang ang inyong income. Isa pa ay ang mga lugar kung saan kayo nag-hangout ng mga kaibigan mo. Baka mamaya, kayo mismo nagkakasalubong sa mga first class na hotel o sa mga fine dining na lugar na doon kayo lagi tumatambay. So, doon pa lang ay makikita na ng examiner kung paano kayo kumikita, di ba? So, ingat-ingat lang sa mga pagpo-post sa social media dahil ito ay
hindi naman ito yung inire-report nila, pero ito ang nagbibigay ng tip sa kanila para hanapan kayo ng butas. Ganon talaga ang mangyayari kapag nakita kayo sa mga class na lugar. Tapos, minsan, naikukwento nyo rin kung mga trips na pinuntahan nyo sa ibang bansa. Ito ang huwag na huwag ninyong gagawin dahil kayang-kaya nilang tingnan sa Bureau of Immigration kung talagang nag-travel kayo ng doon sa mga kinukwento ninyo. Dahil kung hindi naman ito naikwento sa mga social media, hindi naman nila malalaman. Pero kasi they have a way of knowing, no? Kahit na isa-search lang nila sa Google ang pangalan ninyo, lalabas din yan. Lalo na kung nagbigay ka ng reviews, no? Pag nagbigay ka kasi ng review sa trip na pinuntahan mo, ay kitang-kita yan. Meron na kaming napatunayan na ganyan, na dahil sa kwento niya, nahuli siya. Next is, yung mga kaibigan mo at saka mga associates, no? Siyempre, kapag pinagmamagaling mo yung mga kaibigan mo at saka mga associates mo sa social media, ay alam na nila kung paano mo sila naging kaibigan, di ba? Alam nga namang hamak na income earner ka lang tapos ang mga kasama mo big time. Yan ang mga nagsusumbong, quote-unquote, sa mga undeclared income ninyo. So, lalo na sa mga kilos at sa pamamaraan ng mga pag-uusap na nakikita nila sa inyong mga posts. So, pinakamaganda talaga ay huwag ka na lang magyabang kung ano yung mga ginagawa mo. Another, in lifestyle mo, halata nila yan. Kasi, syempre, kung ikaw ay nakakapaglaro ng golf at kaya mong tumambay ng matagalan, ibig sabihin, malaki ang income mo. Dahil kung ikaw ay isang hamak na negosyante lang, hamak na taxpayer lamang, ay hindi ka makakarating sa estado ng mga sports, naglalaro ng sports na pangmayayaman, no? Hindi lang naman golf ang pangmayaman, kahit nga badminton pangmayaman kasi ang mahal ng mga nagagastos para ka makapag-badminton. So, yan yung mga iiwasan ninyo na ikukwento sa social media. Dahil kayo na mismo ang nagbibigay ng clue sa examiner. Marami pang isa pa ay kung very vocal ka sa pagrereklamo sa BIR, pinopost mo yung reklamo tungkol sa complaints mo sa mga natataas ang taxes na kailangan mong bayaran. Huwag mo nang ulitin dahil ang mangyayari, babantayan ka talaga o kaya baka mahanap-hanap ka pa dyan. Tapos, kung ano man yung schemes na ginagamit mo para ma-avoid ang tax. Actually, ang pag-avoid ng tax, legal naman yan, no? Basta't nasa tamang paggamit ng batas. Pero, kung idinidiscuss mo yan sa social media, alam na nila. Malalaman na ng mga examiners kung ano ang ginagawa mo para maitago mo yung mga gusto mong maitago. So, kailangan talaga discreet ka sa lahat ng bagay, lalo na pag ang dinidiscuss mo na doon ay yung mga schemes na ginagamit mo na pwede ka, kahit hindi BIR ang makakita sa'yo, pwede kang ituro ng mga kakumpetensya mo sa negosyo. So, iyan talaga ang mangyayari. So, ang isa pang bagay na hindi mo dapat i-post sa social media ay ang pangalan ng iyong asawa, pangalan ng mga anak mo.
Kasi syempre alam na naman ang apelyido mo, 'di ba? Kasi baka pati pamilya mo ay maimbestigahan kapag nakakita sila ng mga lifestyle na nagbibigay sa kanila ng clue para matapos ninyong mapanood ang 10 things that you should not post in social media, ay hayaan ninyong magkaroon tayo ng exchanges ng mga comments sa baba. So, kung meron kayong tanong tungkol dito at kung meron kayong gustong liwanagin, nandito lang ako para sagutin. Don't forget to press subscribe and the bell button para palagi tayong makita-kita dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.